Gustong paimbestigahan ni SAGIP Party List Rep. Rodante Marcaleta ang napapabalitang sanib puwersa ng TV5 at ABS-CBN na maituturing na dalawa sa pinakamalaking network sa bansa. Sa panayam sa kanya, hiniling ni Marcaleta sa Philippine Competition Commission, PCC, na imbestigahan ang posibleng monopolyo na binubuo ng dalawang network. Tingin din niya na ang ginagawang merger ng TV5 at ABS-CBN ay circumvention ng batas at ginagamit lamang ang merger upang makapag-ere ang ABS ng walang prangkisa. Dismayado rin ito sa National Telecommunications Commission, NTC, dahil tila hindi man lang gumagawa ng aksyon ang ahensya sa mga paglabag na ginawa di umano ng ABS-CBN. Dapat ang NTC tinignan kung ano ang basehan ng mga nakilkal namin na violation, hindi yung parang walang nangyari, parang napagtakpan lahat, wika ni Marcaleta. Nakikita rin ni Marcaleta na mayroong mga paglabag sa isinusulong na merger ng dalawang malaking kumpanya. TV5 malaki yan, pagkatapos ABS-CBN, mamomonopolize ang industry dito. Wala bang say dito ang Philippine Competition Commission? Hindi naman ganon, kaya nga tayo naglatag ng ganitong agency para tingnan ang lahat ng kapakanan ng mga apektadong sektor. Magiging monopoly ito kung tutuusin mo, diba, sabi ni Marcaleta. Matatandaan na pinaalalahanan na ng PCC ang dalawang network na siguraduhin na hindi magiging monopolyo ang kanilang merger. PCC trusts that firms undertaking sizable mergers or acquisitions conduct due diligence to ensure compliance with our antitrust law and engage in consultation with the commission, where necessary, sabi ng PCC sa kanilang pahayag. Nilinaw naman ni Manny V. Pangilina na boss ng TV5 na hindi nila bibilhin ang ABS-CBN. We are not acquiring ABS-CBN. We are not acquiring any shares in ABS, instead they will be investing in TV5, ani Pangilinan. Naninindigan ng Department of Justice na wala silang balak na iatras ang kasong may kinalaman sa illegal na droga laban sa nakakulong na si dating Senador Laila Dilima sa kabila ng pag-dismiss ng Office of the Ombudsman ng bribery case laban sa kanya. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, ipapaubayan na lamang ng Department of Justice sa mga korte ang pagdidesisyon kaugnay sa merito ng illegal drug cases ng dating senadora. Una rin nito ay maging ang Senado, ang dalawang opposition senators ay naghain din ng panukala na humihiling na palayain na mula sa Philippine National Police Custodial Center sa Camp Crame si Dilima. Inamin naman ni Secretary Rimulya na ilang mga grupo na karamihan ay mga diplomats ang dumulog sa kanya at umapila na i-withdraw na ang mga kaso laban kay Dilima. Ang iba namang Department of Justice officials ay nagpaliwanag din na tapos na raw magpresenta sa korte ang departamento at pagkakataon na ng dating senadora na maglatag naman ng ebidensya. Kung maalala, mula pa noong February 2017 ay nakakulong na si Dilima sa ilalim niya ng dating administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Patuloy namang itinatanggi ni Dilima ang mga aligasyon laban sa kanya. Mula ng busisiin ng Senado ang problema sa enerhiya sa bansa, dumalo sa pagdinigang kalihim ng Energy Department. Pa-report si Amor Santos. Palagi na nga brownout pagdating sa singilan ang taas ng bill ng kuryente. At kapag hindi nakabayad on time, pinuputulan agad. Pwede ba, Secretary Letilia, do something about that? Umapela ang mga mambabatas kay Energy Secretary Rafael Lotilia na tugunan ang paulit-ulit na brownout at mataas na singil ng kuryente sa mga probinsya. Ayon kay Lotilia, sapat ang reserba ng kuryente sa mga susunod na buwan, lalo na't malamig naman ang panahon. Sana lang raw walang malawakang shutdown ng power plants, pero aminado siya. But summer months, I have to tell you that I'm beginning to have I'm not going to say nightmares, but concerns about that. And we will do our best precisely to address the stranded power out there, like in Negros, it's stranded because in Bataan. Hinaing ni Senate President Mig Zubiri na nagpatakbo ng negosyong industrial ice production sa Cagayan de Oro City, dumadaing na ang mga negosyante sa mahal na singil sa kuryente at nagdadalawang isip na rin ang mga namumuhunan. Boss, paano ka naman magsusurvive na kumpanya kung o MSME kung 16 to 18 pesos per kilowatt hour, eh dito sa Manila, 9 pesos per kilowatt hour. Let's not fault this administration because I also support this administration.
the president gave us the marching orders. Baba ang presyo ng kuryente. Di tulad sa ibang bansa, hindi raw kaya ng gobyerno na i-subsidize ang energy sector ayon kay Lotilia. Ang dapat daw gawin, tignan ang bagong sources o pinanggagalingan ng kuryente tulad ng nuclear at tidal energy. Yun nga lang, mahal at hindi daw ito madali. We should not ban technologies, but we should set standards. Samantala, sinusulong naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na gawing mas madaling intindihin ang format ng mga bill ng kuryente. Habang si Tulfo nang hihingi ng listahan ng mga opisyal ng gobyerno na may kaugnayan o kaanak sa mga electric cooperatives, sila raw kasi ang nagiging padrino ng mga ito. Kapag nagreklamo yung taong bayan, pupunta sa kanila, walang ginagawang aksyon ng mga kooperatiba dahil ang kanilang padrino ay mga matataas na opisyales ng probinsya. Ani Lotilia, hindi naman intelligence o investigative body ang DOE, pero titingnan daw ng ahensya ang issue. Yung araw ay Huwebes, kaya walang sesyon. At bukas din, Biyernes, ay wala rin sesyon. So, sakto bilang paghanda ito sa inaasahan na pagpapairal ng temporary lockdown. Simula yan sa araw ng Lunes, Agosto 15. At kagunay nga niyan ay nagbigay ng ilang paglilinaw itong si Senate President Migs Zubiri kagunay sa ipapairal na lockdown. At kabilang nga Bombo Elmar, ito yung magiging mga mas mahigpit na protocol simula sa Agosto 15. At una, magkaroon ng lockdown para sa mga guests. Ibig sabihin, mga bisita lamang sa loob ng 3 linggo. Maliban na lamang sa mga resource persons sa panahon ng pagsagawa ng committee hearings. At ito ay limitado lamang sa 3 per agency. So 3 lamang yung magiging halimbawa kung ang Department of Health ay 3 lamang yung papayagan na makapasok. At yung iba pa ay maari makapag-participate sa pamamagitan ng online or video conferencing. Yung resource person ay kailangan magpresenta ng negative RT-PCR test result na mayroong QR code at ito ay taken within 24 hours o kaya ay negative antigen test result na taken within 12 hours mula sa Department of Health accredited facility. At yung isa pa ay sa panahon ng session duties, 2 staff lamang kada senador ang ipapayagan na makapasok sa plenary. At sa mga elevators ay 5 katao lamang ang limitado na papayagan at kailangan na maipairal. Pero Bombo Ermal, ang magandang balita rito ay yung mga miyembro kawani ng media ay batay doon sa ipinalabas na guidelines ng Senate Secretary ni Renato Bantog ay papayagan naman at hindi na kailangan pa na kumbaga ay magpresenta ng antigen o kaya RT-PCR result, Bombo Elmar. So ang media ay exempted doon sa lockdown, ika nga papayagan. At isa pang magandang balita, yung catering ay hindi na raw kakailangan. Paklans na lamang daw, Bombo Elmar. So, hindi naman masyado na mahigpit yung ipapairal rito. At parang normal day-to-day lamang. Maliban na lamang sa mayroong mga limitasyon, lalo na doon sa mga guests o yung mga bisita na hindi naman regular na nagpupunta sa Senado, Bombo Elmar. Yes, baka may statement dyan si Senator Migs Zubiri, Bombo Rimon. Ito, pakinggan natin, Bombo Elmar, yung bahagi pa ng isinagawa kasi din na kumbaga booster shots sa mga empleyado ng Senado kahapon, Bombo Elmar. Yung guidelines po namin sa exposure ng Senado, let's say kung may staff po sila na exposed sila sa COVID-19, binibigyan po natin sila ng pagkakataon ng 1 week to go virtual online. But they have to test immediately after a week. Kung negative po sila, they can go back to work. Pwede po sila bumalik muli sa Senado para sa face-to-face. And also, in a way, we are not make the announcement para alam ng taong bayan din na nagtatrabaho din po sila but online, virtual. Medyo alarming, but the I'd say the silver lining among all of this is that hindi naman severe yung mga kaso nila. Hindi po sila na-hospitalize. I spoke to Senator Amy, she's doing well. I spoke to Senator Alan, patapos na daw, wala na. Negative na nga daw yung kanyang antigen. They just give this week. Next week, balik trabaho na muli siya.
we spoke to the staff of Senator Villar, medyo sipon ang nararamdaman niya. So, hindi ganun ka grabe. Yung ayaw lang natin, and we must be responsible about this. We should not spread it to our colleagues and to our fellow government employees. Kaya, pag may sintoma, test, pag may positive result,